guys, good morning. So ngayon ay Thursday. Samahan niyo ako na ihatid si Miguel kasi staggered entry ng St. John. Tapos hindi siya pa marunong mag-commute and wala pang schedule ang school bus dito sa Cornerstone. So ihahatid namin siya kasama ko si Marco kasi si Marco bukas pa siya. Ang grade 8 ay bukas. Ngayon ay grade 7. Si Mimi naman ay, ano din, may pasok din siya ngayon, 9 a.m. Isasabay na lang namin siya. So, maghihiwalay-hiwalay na lang kami sa Saddle Town. So, tara guys. So, ayan guys. Ilalagay na natin. Ito yung mga listahan ng school supplies na for junior high. Ayan. Graphing pad. Ito ay, ano to? Ewan, papel. Dividers, tapos folders, hindi ko alam kung bakit napakarami. First student. Tapos mga sharpies, paper, pencil, pen, color, glue, tapos itong mat set na may compass, ganun. Ruler, at saka ito binder na yan. Ayan, dun sa dulo, doon, meron ding bus stop doon. Sa pagdating mo sa kanto, liko ka lang ng kanan, tapos may bus stop na doon. Tapos dyan din, pagdadiretso ka doon sa pinakadulo, tapos liliko ng kanan, may bus stop ulit, ano, parehas na bus 128. Pero hindi tayo doon sasakay, hindi tayo sasakay sa isa. So, ayan na siya. Ready na siya for first day of school. Naantay na lang namin si Mimi kasi first day niya sa school. Tapos ito, si Marco, bukas pa siya kasi staggered entry ng St. John, 23rd. So nakaschedule pa yung grade 8 bukas. So today, grade 7 lang. Tapos si Maymay, parang start talaga na pa sa kanila ay September 6. So sasama lang siya kasi tuturuan ko siya kung paano mag-commute bukas kasi ayaw na niya magpahatid bukas. Gusto daw niya i-try na mag-isa siya. Eh pares lang sila ng school ni Miguel. So tuturuan ko siya ngayon. So samahan niyo ka guys. Yan. So, ang bus stop sa amin, dun sa dadaanan natin, ay siguro, 10 minutes o less than 10 minutes na nakaran. Yan. So, ito yung mga kapitbahay namin. Mostly, sa mga kapitbahay namin ay mga, Punjabi. So, ngayon kasi, magkukommute kami kasi hindi pa namin alam kung saan mag-ihinto, kung saan mag-pick up yung school bus nila. Kasi wala pa namang in-email sa amin. So, yan. So ayan, may mga bus stop, may bus school bus dyan. Tapos may school bus din doon, pero hindi namin alam kung anong school yan. So itatanong ko pa mamaya kasi sa 2 years, nung dumating kami dito, online schooling lang talaga sila. So ayan nga, sa 2 years namin dito, simula nung nag-land kami ng 2020, online schooling lang sila kasi nga sa COVID. Nag-decide kami na online schooling lang sila for 2 years. Eh ngayon, medyo okay naman na. Kaya, nag-decide na kami na mag-face-to-face na sila. It's time na. So, ito rin ang isang maganda sa location ng bahay namin. Kasi, maliban sa, malapit lang siya sa mga bus stops, dito rin ang, pick-upan ng mga school bus. Hopefully, by September 6, may school bus na sila. So, ang schedule ng bus ngayon, ng public bus ay 7:35. So, ngayon, 7:23 na. Eh, malapit lang naman. Excited? Yes. Okay. So, yun nga. So, maswerte yung si Miguel at si Marco kasi since junior high school pa lang sila, meron pa silang available na bus. Si Mimi, Mami, wag ka na magsasakit. Sa akin. Dahil sa, senior high school na siya, wala na silang school bus. So, talagang, magkukumyat siya araw-araw. Kaya, good luck. Yan. Kasi yung mga duplex na bahay dito. Ayan. Bilis! Bukas. May schedule ka ba bukas? Wala. Bukas? Oh, ikaw lang mag-isa bukas. Okay lang? Sure ka? Ayaw mo magpahatid? 1 to 8. Malamig-lamig pala sa umaga, no? Ang sarap nung Lumabas ako ng kwalya lang. Kasi nga, di ba sabi niya sa'yo, abangan mo siya sa labas kasi bibigay niya sa'yo yung pera mo. Hindi ko kalimutan po nga, naka-ano na ako eh.
Yan, ito na yung intersection. So dito na tayo tatawid. Tapos doon, yung sa pinakadulo doon, pag tumawid ka, tapos dinerecho mo, tapos lumiko ka lang ng kanan, another bus stop na yon. Ano naman, 145 na bus. Pero same lang yung ano, puntahan. Saddle Town. Saan? Ha? Ah, talaga? So, sabay-sabay kami munang, ano, apat, papuntang Saddle Town. Pagdating sa train station, maghihiwalay na kami kasi iba na yung sasakyan ni Mimi. Yan, tawid na muna tayo. I got my head out the sunroof. I'm blasting my favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes. And kung nakikita niyo yung upuan na yan, yan ang dating bus stop ng 128. Pero inilipat na nila doon. So, dati dito kami nag-aabang. Kasi, ano eh, one year, simula nung lumipat kami sa bahay, wala pa kami sasakyan noon. So, nagko-commute lang din kami. So, dito kami sumasakay. Either dito, or dun sa 145. Tapos, yan, ito. Yan, aged care yan. Tapos, itong pinakadulo, naging project nila Harvey yan. So, nung time na nandyan siya, walking distance lang siya sa bahay. So, napakalapit lang. Siguro, idadrive lang niya. 3 minutes, mga ganun lang. Sana nga magkaroon ulit sila ng project na malapit lang dito. Kasi yung project na ngayon, yung site nila, malayo. Siguro nga, 45 minutes ata, 1 hour yung biyahe. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sunroof. I'm blasting my favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. I got my head out the sunroof. See ya. Mimi, ingat ka ha. Ikaw din ha, bukas. Kaya nyo yan. Anong iisipin pag kinakabahan? Anak ako ni Tintoy. Ikaw. That's what I'm gonna say. Yeah. Sa utak mo, sabihin mo, anak ako ni Tintoy. Anak ako ni Tintoy, ganun ha. Sinabi ko yun. Paano kayo yung bus na doon natin sa school? Basta nasa harapin niyo, sasakyan niyo na yung pre sana, pero di kayo. Yung white? Oo, first student nga daw eh. Ah, talaga? Oo. Hindi ko alam, hindi ko napansin. So, ito na yung bus stop natin. Yan, dito na tayo maghihintay. Ayan naman nakalagay. 128. Bus 128. Tapos, dyan, lakad ka lang. Tapos may intersection ulit doon. Pagtawid mo, another bus stop for 128. Pero dito na tayo mag-aantay. And finally, ayan na yung bus. Paparating na siya. So, na-late siya. Ang schedule niya dapat ay 7, kagabi nung chineko, 7:35. Tapos kanina naging 7:39. Tapos sabi, mali-late daw, 7:41. Pero ngayon naman, 7:44 na. So, na-late siya ng ilang minutes. Pero okay lang, at least nandito na siya. Yan o, 128. Saddle Town. So, ito na yung C-train. Yan yung train station. So, dito na kami maghihiwalay ni Mimi kasi ang bus na sasakyan namin ay 68. Siya naman ay 303 yung MO, yung ano, you know, Max Orange Brentwood na bus. So, kami ay 68. Dito na ba yung bus natin? Tara, bilis! Wala pa. Wala pa yung 68. Pero yung kay Meme, Mimi, baka umalis na yung bus. Takbo ka na agad dun. Yan yung MO. Oo, yung Max Orange. Di ba 4? Tingnan mo mabuti, ha? Tingnan mo. Sige na, good luck. Dito tayo, wala pa yung 68.
Yan, dyan siya sa Max Orange. Hatid muna natin siya. Driving down the freeway at night, I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sunroof, I'm blasting my favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. Nakababa na kami ng bus na 68. Naglalakad na kami. Natatanaw ko na dito yung school ni Miguel. Excited ka? Yes. Ah, school ni Miguel at Marco pala. Pero bukas pa ako. Oo, pero bukas pa siya. So, school muna ni Miguel ngayon. Ang daming mga sasakyan. Siguro, sasakyan ng mga parents yan. Ay, may mga parents pa, oh. Ayan ang school ni Miguel. Ayan. Turn right at Fellwood Way Northeast. Then your destination will be on the right. Bakit dun sila pumapasok? Dito tayo. Yan, St. John 23rd. Miguel, kay ka lang? Oo. Sana naging kaibigan namin yung kausap mo, ma'am, kanina. Gusto ba nangihiya? Babae yun eh. Mas lalong mahihiya si Miguel. Ayan yung advisor nila Miguel, si Mr. Brown. Ayan, ayun yung si Miguel. Miguel! 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 Amen. Saan mo ba? Pasok na sila sa school, sa loob ng school. So, iwan na ang mga mommy. Nasarahan sila. Kimsa doon ako. Oh, come on. I saw over his face, but he's very, very, very nervous. He said he was excited the moment Hi guys, so ayan. Pauwi na kami ni Marco. Oo. Pauwi na kami ni Marco. Nahati na namin si Miguel. Tapos natumiyot na rin kami pauwi. So, malapit na kami sa bahay. At nakakapagod. Ngayon na lang ulit kami nakapag-commute talaga. Oo nga. Full na eh. Buti pa dito ang green ng mga damo nila. Yung damo natin, bulok. So mamaya, sunduin naman namin si Miguel. Ang labas niya ay 3:50 na ata. Sunduin ulit namin siya ni Marco. Kasi wala siyang dalang ano. Pwede sana namin siyang i-request na isabay na sa school bus. Kaso hindi niya alam. Kasi hindi, tinanong lang namin after niya makapasok sa school. So, ano, sa pasukan na lang. Tapos baka bukas, instead na mag-commute si Marco, sana mahanap namin yung location ng school bus para hindi na siya maghihirap kasi mag-isa na lang siya papasok bukas. Kasi napaalam lang ako na actually malilito ko ngayon. Kaso wala na, hindi na ako inabot. So napaalam na lang ako na absent na lang ako. So, okay. Ito na tayo sa bahay. Yay! Kaya nga eh. Bye! Yan. Hi guys, salamat sa pagsama. Thank you. My baby! Ah, hindi ko pa nakangin ka palang napindot. O, dali na. Hi Lola! O, kumusta nga daw school? Okay lang. May nang bully sa'yo? Wala. Ang totoo? Wala.
Ikaw, may nambuli ba sa'yo? Di pa ako nang pasasubukos pa ako. Mukha ka nabuli eh. Wow. So Miguel, ano? Ayun, classmate mo ba yan? Ay, hindi. Grade 9 pala yun. Wait, how do you know? Nakita namin kanina nung pumapasok mo sa pila. Kaya pinagtatawanan ka namin eh. Ang awkward ng pagkano mo yung